pagpupunta ako sa bar, kasi mag-isa lang ako, tapos may laptop ako, tapos I just order a beer, tapos konting dinner, tapos doon na mag-flow yung creative juices na kapag-work ako ng maayos. So I wanted to recreate that kind of space na yung feel nung 77. Araw-araw, nakikita ko yung beach, papunta akong office, pag nasa labas ako, tapos pagpasok ko sa loob ng bahay, parang ako nasa ibang mundo naman. Welcome to Dinagat Islands and welcome to my Kakaibahay. Ako si Jeff Crisostomo, mas kilala dito sa probinsya ng Dinagat Islands bilang Mamshi. Yan yung tawag sa akin ng mga tao dito. Ako yung provincial information officer ng provincial government of Dinagat Islands. Initially talaga, taga Manila talaga ako, taga Quezon City. Inappoint ako ni Governor Kakaibahay as provincial information officer and nahatak niya kami dito. I used to work for her in Congress when she was representative of Dinagat Islands. Mag-2 years na ako dito with her. At actually, hindi pa ako umuwi na Manila for the longest time, especially dahil may pandemic din. So talagang todo trabaho kami dito kasi yung Dinagat Islands yung isa sa mga kaunting probinsya na talagang na-manage yung COVID response. Yeah, second home ko talaga yung Dinagat. Or ngayon, siguro ito yung primary home ko dahil for the first time, mayroon akong sariling space ko. Unlike doon nasa Quezon City ako, I still live with my family. And isang naging motivation ko din siguro yun na nung sumama ako din na sumama at magkuha din ng sarili kong spaces. I wanted to have a certain degree of independence para din ma-feeling adulting, di ba? Para ma-feel ko din na magkaroon ako ng certain responsibilities as an adult. When I was still living in Quezon City, I used to go to this bar called 77 sa may Kamuning sa Quezon City din. Every time after work, after ng session ng house, usually naabot na kami ng hanggang alas 8 minsan. 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock. Diretso kagad ako dun sa bar if I needed to write a speech or a house bill or a press release. Kasi pag pumunta ako sa bar, kasi mag-isa lang ako, tapos may laptop ako, tapos I just order a beer, tapos konting dinner. Tapos doon na mag-flow yung creative juices na kapag-work ako ng maayos. So I wanted to recreate that kind of space na yung feel nung 77 para medyo mabuhayan ako dun sa pagtatrabaho. Lalo na din medyo nakaka-homesick na matagal na ako hindi naka-uwi. Yung 77 kasi madalas ko pinupuntahan. Kasi nung nagsara na siya last year, ginaya ko yung kulay, tapos yung vibe para medyo bar yung feels niya. 77, nung yung bar na yan, very rustic yung feel. May pag-dark. Talagang cozy na bar. May mga sofa, may mga... Tapos bahay lang talaga siya. Tapos kinonvert into a bar. Actually, nakita ko yung bahay dahil sa inuman. Nakikipag-inuman ako sa mga ilang kaibigan na taga dito sa barangay na to, na isang fishing community din. So may iba sa kanila, mga kainuman ko dito, mga mangisda or mga kasamahan ko din sa Kapitolyo. Tapos para nagkikwento nga ako na gusto kong maghanap ng sariling bahay. And then ito yung pinakita nilang house sa akin. This is a one-story house. Yung itsura niya before ko siya i-rent. Actually, ni-rent ko lang naman siya. Ayaw pa ipagbili sa akin. Gusto ko sanang bilhin. Yung when I came here, medyo okay naman. Nasa magandang condition naman siya. Pero medyo dilapidated na yung ceiling, yung walls, and yung parang siguro kung nakita mo siya, siguro parang nasa, it's like a 10-year-old house na hindi masyadong nagagamit. So, quite dusty and kailangan ng konting linis. Pero nung nakita ko siya, sabi ko parang gusto kong i-renovate. Tapos, I wanted to create my own space din kasi aside from wanting to have independence na tumira on my own, magproblemahin yung mga dapat problemahin bilang isang nakatira sa sariling bahay, gusto ko rin sana na i-recreate yung space kung saan parang nag-flow yung creative juices ko. And so I wanted to have a different style dito sa bahay. I told the architect gusto ko medyo industrial style para parang, di ba, araw-araw nakikita ko yung beach, papunta akong office, pag nasa labas ako, tapos pagpasok ko sa loob ng bahay, parang ako nasa ibang mundo naman. Para may contrast din dun sa
labas. We started renovations around late July, or I think early August, and then we finished September, and then I moved in October. Yung para ma-achieve yung ganitong look, una, syempre, pinakita ko dun sa architect yung itsura ng bar na pinupuntahan ko para mag-gets niya yung gusto ko makuhang look and feel and vibe. It all came down to the colors of the paint that we used. So, it's important talaga na yun, makuha yung tamang kulay. So, medyo matagal kami nag-uusap tungkol sa tamang pintura. Ang problema namin dito, hindi readily available yung paint kasi na, syempre, nasa isang isla kami. Hindi naman lahat ng hardware ay may diverse set of choices when it comes to colors of paint. Nung unang beses ko matulog, yun yung parang ayoko pa matulog kasi parang nilalasap ko pa yung nakaupo lang ako sa may living area. Tapos parang tinitingnan ko lang yung buong place. Tapos tinitingnan ko ano yung mga gusto kong idagdag, anong gusto kong mga design project, anong mga ilalay ko sa walls, ano yung mga indigenous na materials na pwedeng gamitin para itong mga nasa likod ko, yung gawaya ng mga mangingisda dito sa Dinagat para siyang mas bonggang version ng salakot. Ang tawag dyan ay sarok. Gawaya ng mga taga-Dinagat para sa ng mga mangingisda. Yung favorite part ko ng bahay ay yung dun sa couch sa tapat ng TV. Magaling mo ng trabaho, dun ako nakaupo. Bago ako umalis ng bahay, papunta opisina, upo pa rin ako dun, nagtsatsaan or umiinom ng beer. All over the house kasi may nagsabit ako ng mga Polaroid-like shots of beaches, sunsets, and all those pictures I took from ever since na nag-start akong pumunta ng Dinagat. Madami ako naging collection ng pictures ng mga dagat, ng mga magandang sunset, iba-ibang view. So nakakalat sa buong bahay, para naka-Polaroid, tapos naka-binder clip lang siya para medyo simple lang yung dating. Mas feeling of happiness, satisfaction, yung pero parang na-achieve din yung gusto kong itsura. So sobrang masaya ako dun sa resulta, sobrang pinupuri ko talaga yung architect na gumawa nito. Ang pangalan niya si Felix Lagrimas. Isa siyang taga-Dinagat din na licensed architect na nagtatrabaho sa provincial government. And just to be clear, yung oras na ginagawa na yung bahay ko ay hindi naman during work hours. Ayaw din naman natin makasagasan. Gusto ko rin i-share yung itsura ng bahay ko para magkaroon, baka siguro may ma-inspire din kasi para medyo kakaiba nga siya. Yung bahay ko, yung medyo parang polar opposite, black yung ceiling, pulat, or red-orange yung mga walls. So parang gusto ko lang mag-create ng ibang perspective sa kung ano ba yung cozy na ano. Parang no one would think na having striking colors and dark colors would seem cozy. Pero para sa akin, sobrang cozy nung feeling ng ganito habang nandito ako sa loob ng bahay. So I wanted to show a contrast din na there are different styles din sa paggawa ng isang bahay na komportable at maganda. It's important na you make sure na hindi kayo basta mag-flip lang through magazines para gayahin yung design. Parang mahalaga pa rin yung personal touch talaga. Down to the color of the paint from hanggang dun sa mga ilalagay ninyong mga laman para dun sa dekorasyon. Napaka-importante nung pagkakaroon nung nanggaling mismo sa inyo yung idea. Kasi parang araw-araw mo siya makikita, tapos parang ma-feel mo na galing sa akin yung idea na yan. Parang ang satisfying ng feeling. Mahalaga din na pag magpaparenovate ka, make sure na kung magtitipid ka man sa mga materyales, huwag yung titipirin yung labor. Dahil napakahalaga ng role ng mga karpintero, ng mga electrician, itong mga tinatawag natin ng mga maliliit na mga manggagawa ba na kahit sabihin natin minsan mura yung services nila, napakahalaga ng role natin. Kung afford mo magpa-renovate, dapat afford mo na magbayad for sufficient pay sa mga laborers ng bahay. Sana itong bahay, hawak ko pa rin siya tapos marentahan ko pa rin. Kung ayaw pa ipagbili sa akin, sana ipagbili
din sa akin kasi wala lang, sobrang love ko na siya. Pero actually more than the house, mahal ko talaga yung Dinagat Islands. I built a life around this place already, not just inside this house, but also in the communities that we serve as part of the congressional office before and the provincial government now. Kung hindi man itong bahay na to, I want to still have a space here in Dinagat Islands. Kung may space para sa akin yung mga tao dito sa puso ko at may space din ako sa mga puso nila, sana yung physical space makuha ko rin. Feeling ko hindi matatapos yung relasyon ko sa Dinagat Islands kasi feeling ko naging malaking major part yung Dinagat Islands at yung mga tao dito nung pagbuo nung part ng sarili ko na nakilala ko recently nitong taon na to. So malaking bagay yun na naging part ng pagiging independent ko, pagiging mas adult ko na yung pagiging part din ng Dinagat Islands. Despite it being sentimental, it wasn't sad. I felt like I gave the pieces a new home and they were mine again, but differently. That's kind of how it felt. So when I would look at the pieces, I wouldn't actually feel sad that my parents aren't here anymore. And it wouldn't be a sad feeling. It would be more of I gave it a new life in a way.